Good morning, dahil undas kanina, uso sa aming mga Bicol ang gumagawa ng mga kakanin. So ang napili ko ngayong gawin, hindi Biko kundi Pilipit ulit. So last time gumawa rin tayo nito, di natin nilagyan ng asukal. Same pa din yung gagamitin natin, yung glutinous rice flour na nabili ko 500 grams. Ang ingredients ko lang dito ay tubig lang talaga. So lalagyan ko lang yan ng tubig, 2 1/4 lahat yung nagamit kong cups ng tubig. Tapos ganyan lang, kinamay ko na yan. Wala nang selan-selan. Kinamay ko na para makaform ako ng dough para sa gagawin nating mga pilipit. So sa puntong yan, 2 cups pa lang ng tubig yung nalagay ko. Then mag-a-add pa ako ulit dyan ng 1/4 cup kasi nahihirapan naman akong gawing dough. Hindi siya mabuong isang dough. Ayan, so ibig sabihin po niyan ay kulang pa talaga siya ng tubig. Bali sa 500 grams ng glutinous rice flour, 2 1/4 ng tubig ang kailangan natin. So ganun lang din, haluhaluin lang natin yan ng husto. Nang mabuti, ayan na, yung sinasabi yung tubig na dinagdag ko. So after nang may idagdag ko yung huling tubig na yan na nilagay ko, ay napag dikit-dikit na natin lahat ng isang pirasong dough yung ating gagawing mga pilipit. Muntik nang sumubra yung tubig natin. So pero meron pa palang mga powder dyan sa ilalim. So nagawa naman natin siyang buuin ng maayos. Ayan, parang nakaisa na. So tuloy-tuloy lang, ganun lang. Ayan, ginaganyan ko lang sa kamay ko, tapos ipoform ko na 8 na walang butas sa dulo. Ayan, pwede namang as in number 8. Ayan o, ganyan lang ginagawa ko. Maliliit lang para lutong-lutbo. So ito na yung nagawa natin. Kalahati pa lang yan, pero magpiprito na muna tayo. So mas maganda po dito, mga 800 ml na mantika para maganda talaga yung prito natin na kalubog. Kasi po experience ko kapag hindi nakalubog yung piniprito ay nananalsik po talaga siya. So hindi ko po sobrang iniinit yung mantika bago ko umpisahan kasi kapag ka po sobrang init ng mantika ay nasusunog ka agad pag lapag sunog na. Kaya hindi siya masyadong mainit. So ayos lang, alalay lang. Hindi ko rin po yan ilalagay sa high heat yung ating induction. So ganyan lang para alalay lang yung pagprito kasi madali siyang masunog pag sobrang init ng ating mantika. So hindi ko na po ipapakita yung buong proseso ng pagpiprito basta kapag medyo golden brown na ganito ay pwede na po natin yan lutuin. So last time nung nagluto tayo, hindi ko po nilagyan ng caramelized sugar. Pero ngayon, parang trip ko siyang lagyan. So, 1 cup po yan na sugar. Nilagay ko dyan. Di ko nilagyan ng tubig. Then, aantayin ko lang po yan na matunaw na wala ng buong-buong asukal. Tapos, isasaw-saw ko lang yung mga pilipit. Ganyan. Pag wala na siyang buo-buo, pino na lahat, ay pwede nang isaw-saw yung mga ginawa nating prinito nating pilipit. Yan, mas maganda yung ganyan pa rin. Ay ganyan pa lang na medyo ano pa lang siya. Kasi pag masunog, mapait. So ganyan lang para sakto lang. So sinasaw-saw ko lang yung mga pilipit. Pwede mo naman ang ibuhos lahat dyan. Tapos kailangan lang maganda yung ano. Maganda yung pang ano natin. Kasi kahit in-off ko na po yung kalan dyan, parang nasusunog pa rin. Diba? So, mas maganda yung katulad lang kanina. Tapos, pag sasabay-sabay nang ihulog dyan, yung lahat ng naprito nating pilipit.
So, ganyan lang. Depende na po sa inyo kung anong paraan nyo. Yung iba naman, sinasawsaw lang yan sa asukal. Yung habang mainit-init pang pagkaprito, hindi na ganito. Kasi sobrang tamis kapag ginagawa pa natin caramelize yung sugar na ganyan. Tapos, iaano natin. Ilulublob natin isa-isa yung mga pilipit. So, kung saan po kayo komportable, pwedeng sa asukal, pwedeng ganito sa ginagawa ko. So, yung second batch ko po niyan na ginawa ay ibinuhos ko lang lahat yung mga pilipit. So, ito yung first. Matamis masyado po yung ganyan. Yung second naman na ginawa ko, ayan. So, hindi ko masyadong niluto sobra yung pilipit dyan. Ay, yung caramelized sugar.